tinatawag na ganito po, burahin na natin ito. Kasi merong sa panahon nila talagang tamad magdala. Merong penalty. Salitang muna yan, penalty or not. Tithing. Makikita natin ito sa verse 31. Dahil doon sa panahon nila, merong talagang tamad magdala. Kumbaga sa panahon natin ngayon, merong ayaw talagang mag-ambag. Merong talagang ayaw magbigay para sa Panginoon. Ang sabi nito sa verse 31 ay ganito po, ito yung penalty for not tithing dahil doon sa tinatawag na katigasan. Lagay na nga natin. Let's not tithe in heart. What's hardened? Yan, yung kanilang puso ay katigas sa paraan ng tinatawag na pagbibigay para sa Diyos. Itong mga Israelita ay kilala ng Diyos bilang isang bayan na may matigas na ulo. Ano? Ito ho ang talata at hindi ho tayo nagbibintang. Sa Deuteronomy chapter 9 verse 13, makikita natin ang sabi ng banal na kasulatan. Dahil doon sa panahon nila, meron talagang hindi marunong magbigay. O sa madaling salita ay ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Deuteronomy 9:13 ang sabi, bukod dito sinasalita sa akin ng Panginoon kay Moses, na ano? Na sinasabi, aking nakita ang bayang ito at narito isang bayang matigas ang ulo. Ito yun yan. Nakikipag-usap ito si Moses doon sa itaas ng bundok ng Sinai. Ito namang si Aaron ay gumagawa sa baba ng larawang itayuan. Isa itong kabastusan para sa Diyos sapagkat bakit ganoon na iaalis ko kayo sa pagkaalitin sa inyo, ngayon ay darating kayo dito at ako ay gagalitin ninyo. Parang ganoon. Kaya makikita natin doon sa mga sumunod na mga talata na binasa natin, mayroong mga namatay dahil sa pagkakasalanan sa Diyos. Kaya binanggit niya yung salita doon sa Leviticus, ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin. Hindi niyo ako maaaring biru-biruin. Kaya nga nagpatawag pa tayo noong taraan, batayin ko kayo. Ganun tayo binabanggit. Dito, sa tinatawag na usapin ng kabiyusan, makikita natin na istrikto ang Diyos. Kung ano yung kanyang sinabit iniutos, yun ang marapat gawin ng tinatawag ng mga tao niya. At dito nga, doon sa mga tamad magdala ng ikasampung bahagi, kasi ang nangyayari dyan, binasa natin kanina, kung saan doon tatahan yung pangalan ng Panginoon, doon nila dadali yung ikasampung bahagi. Eh paano kung ang tanimin lang ka? Ibig sabihin, bubuhatin mo yung lang ka doon. Parang naman, bigat-bigat no. Kaya meron dito na parang ang istorya yung maangal. Eh di ibig sabihin pala, kung ang tanimin lang ka, ganito ka tataas eh. Yung ikasampung bahagi na dadalhin ko rin ay Panginoon, ang hirap-hirap naman. Aanin mo ba naman yung lakari, hindi mo naman kakainin yun. Pwede may mga ganong mga angal, ano? Kaya nga merong penalty, o ito yung tinatawag na parusa, doon sa hindi pagdadala ng ikasampung bahagi. Dito sa 31, tingnan po natin, Leviticus 27:31, ayon doon sa ating binabasa, ay ganito po, at kung ang sinuman ay tutubos, pansinin natin, ano? Kung tutubusin, ibig sabihin, ihahain muli iyon. Dahil walang daladala. At kung ang sinuman ay tutubos ng ano? Nang alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idadagdag niya roon ang ikalimang bahagi niya roon. Ano ang ibig sabihin nun? So ganito po. Makikita natin kung halimbawa, ito yung 1,000 na tinatawag na butil. No? Kung ito yung ikasampung bahagi na nadala niya para sa Panginoon, ngayon meron niyang binabanggit na ikalimang bahagi na penalty o parusa para doon sa hindi magdadala ng kanyang ikasampung bahagi. Dahil ang sabi doon ay redeem. O pagtubos o tutubusin. Kung tutubusin, ibig sabihin, nandoon na. Kung mapapansin natin, para yung sanglaan, no? Di ba, meron niya redeem, nakalagay na gano'n, may tutubusin. Dito naman sa kanila,
Kung ang nagkakahalaga ng 1,000, yung tinatawag na butil o yung grain, ito ay hahatiin sa lima para makuha yung ikalimang bahagi. 1, 2, 3, 4, 5. So ito ay 1,000. Ang sabi diyan, yung ikalimang bahagi daw, kukuhain. Unang bahagi, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. So ang ibig sabihin, ito ay magiging 1, 2. Na nakuha mo natin. Dahil nga doon sa hindi pagdadala noong ikasampung bahagi. Kung ating uulitin, ang sabi rin sa 31, at kung sino man ay tutubos, ano yung tutubusin? Yung kanyang ikasampung bahagi na dinala niya dati. Dahil nga kaya tutubusin, eh, hindi siya nakapagdala eh. Hindi ka po pwede nga maghahain sa Diyos kung sasampas sa Diyos na wala kang hain. So gumawa ang Diyos ng paraan, gusto mo ganyan ha? At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi. O halimbawa, ito nga yung isang bahagi, yung tinatawag na sambutin. Ang sabi nito sa sumunod na talata, ay idadagdag niya roon ang ikalimang bahagi niya roon. So ito yon. So imbis na magiging 1,000 lang yun, parang tumubo ng 200. Bakit naman nagkaganon? Dahil nga penalty, ito, yung 200 na sinasabi niya, yung ikalimang bahagi, ito yung penalty. Dahil ano? Dahil hindi ka nagdala ng ikasampung bahagi.